ございます。Okay, class, bago tayo magsimula, aking tinatawagan si Ira upang pangunahan tayo ng isang panalangin. Maaaring tayong tumayong lahat at okay, panalangin. Okay, magandang umaga, class. Magandang umaga, binibining Pasko. Okay, bago tayo umupo, class, maaaring yung kulutin ang mga kalat sa inyong ibabaw ng mesa at ilalim ng inyong mga upuan. Sa oras na to, class, nais ko munang italang mga lumiban sa ating klase. Kapag tinawag ko ang inyong mga pangalan, class, sabihin lamang ang salita ng mabuhay. Gusto ko yung may energy kapag. Okay, Ella. Mabuhay! Okay, ganun dapat. Ira. Mabuhay. Para walang energy si Ira. Mabuhay. Okay, Romilin. Mabuhay. Ang pangalan naman nito? Juana Delphine? Mabuhay. Walang energy si Juana? Mabuhay. Okay. Ngunit bago tayo dumako sa ating bagong tatalakayin, class, sino sa inyo ang makakapagbigay kung ano ang ating tinalakay noong nakaraang araw? Sino gustong magbahagi, class? Okay, Juana. Mabito po ay isang mula na pinamagatang isang dipang langit ni Amado B. Hernandez. Okay, tama. Ano naman ang tungkol dito, class? Okay, Ella. Ang tungkol po ito sa mga bilang ko ng 1 ay nagbunsa ng lupot. Sila ay ang hindi tunay na may kasalanan sa makatulit sila ay Pinagbintangan ng walang malay sapagkat sila ay isang aki at nasa ibang lamang. Okay, maraming salamat, Ella. Ako ay natutuwa dahil naaalala niyo pa ang ating tinalakay noong nakaraang araw. Ngunit bago tayo dumako sa ating susunod na araling class, magkakaroon tayo ng gawain. Papangkatin ko kayo sa dalawang grupo at unahan sa paghula kung anong mga larawang aking ipapakita sa inyo mamaya. Ito na yung unang grupo at ito yung pangalawang grupo. Ilis na yung mga score nyo, class, ha, para alam natin kung sino yung mananalo. Okay, ano yung nakikita nyo sa unang picture, class? Pera! Okay, maraming? Pera! Okay, gusto ko yung tumayo at tumayo kayo at sabihin ko ano yung nakikita nyo at ilista kung sino yung unang nakasagot. Sino na una? Okay, Ira, ano nakikita mo? Ang pera. Okay, yes, tama. Ito ay maraming pera. Sa pangalawa, class? Mams. Wala pa, excited kayo, ha? One. Mams. Tumayo. Tumayo. Mams. Ella. Ella, ano to? Mams. Magpapamilya, ma'am. Ha? Kumakain sa hapag, ma'am. Oh, ano pa? Ano ko sagutan niyo? Ma'am, magkakapamilya. Sino pa? Sino gusto sumagot? Ibang sagot? Oh, tumayo. Ira. Magbabahagi sa text. Ano pa? Ano pa? Okay, tama si Bromelin sa masayang pamilya. Next, ma'am, tumayo. Ma'am. Oh. Kung halo ko yung cinta. Ella. Kandila, ma'am. Oh, ano nakikita niyo,
your class? Nagsisimba. Ay, kumakain. Kumakain, ma. Kumakain sa? Restaurant na? Okay, ito ay kumakain sila sa restaurant na Mamahalin. Sino lang ako ng puntos na yon? Okay, dalawa na lang kayo. Ay, oo. Okay, next! Ma'am! Tumayo! Ma'am! Okay, sino unang tumayo? Si, ano na lang? Ayun na! Okay, anong kulay? Okay, tama. Ito ay isang kotse. Next. Mom. Okay, Romilly. Okay, ito ay mga pagkain. Ngayon, class, ng mga larawang inyong hinulangan ay may kinalaman sa ating katalagayan ngayong araw. Ngayong class, may nahihinuan na ba kayo kung ano ang ating tatalakayin ngayong araw, class? Romilyn? Anong nahihinuan mo sa ating tatalakayin ngayon? Magpupunta sa bahay ng maraya o mayaman at buhay na mahirap. Okay, tama. Ito ay tungkol sa mayaman at mahirap na pamilya. Ngunit bago tayo tumako sa ating babasahin, class, ay atin munang bigyan kasing kahulugan ang mga mahihirap na salita na inyo makikita sa ating babasahing kwento mamaya. Sinong gustong sumagot sa una, class? Pagpipilian pala. Gusto kong inyong itapat kung saan nyo mga okay, sinong gustong sumagot? Sa number one? Ma'am. Okay, Joanna. Taong traidor, ma'am. Okay, tama. Ito ay isang taong traidor. Ang salitang ahas. Mano ba ang idikit sa tapat ng ahas, class? Ahas. Pala. Okay, sa pangalawa, class. Ang salitang takip silim. Okay, Robilyn. Okay, tama. Ito ay isang dapit hapon. Paano mo bang dikit? Okay, sa pangatlo, class. Aira. Ang salitang kumikinang. Okay, tama. Ito ay nagniningning. Pang-apat, class. Ang talimpungatan. Okay, Ella. Nagising ba? Okay, tama. Ito ay nagising. Pang-lima, class. Ma'am. Joanna. Magkasaliko. Okay, tama. Ito ay magkahawa. Okay. Ngayon, class, ay gusto nyo nang maintindihan ang ating babasahing kwento sapagkat atin nang binigyan kasing kahulugan ang mga mahihirap na salita na inyo makikita sa ating babasahing kwento. Ngunit bago natin basahin ang kwento, class, narito muna ang gabay na tanong. Sino gustong magbasa, class? Ma'am. Gabay na tanong.
mo gusto mong pasa class? Ma'am. 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 Okay, Ella. Ella, pakibasa. Pagkaraan, pinagdaan nito ang pagkakasokong sa mga
Elena, Lebon ni Fatma, Mam, Mamlo Hong ni Miki. Okay, next, Juana. Salikot. Maaliwalas ang kapaligiran, matatanaw ang dumidilim ng asul na langit at manalanghap ang saliwang hangin. Sa rumang kalesa na walang sakay at hila ng isang payat na kabayo ang dumaan sa harap ng restaurant, sakay ang natutulog na kutsero, si Pak Idyo. Maraming taon nang nasanay ang kabayo sa paghila ng kalesa sa malaking siyudad, kahit tulog ang rutsero na madalas mangyari kung mainit ang sikat ng araw. At sa araw na ito, wala pang pasahero si Pak Idyo. Buong maghapon hanggang sa makatulog na siya sa gutom, patuloy na hinihina ng kabayo ang kalay sa kahit tulog ang rutsero. At kusang humihinto ito kapag may kumaparang pasahero at magigising ang kutsero sa biglang paginto o kaya kapag pinatigil ng police traffic o mga sasakyan. Titigil din ang matandang kabayo na nagadikit halos ang busol sa gilid ng katabing kotse o truck. Okay, next. Sa ganito para alimutin na ng kabayo ang kalesa ng mga basyal sa laysangan. Sa maaliwalas na labit hapong iyon mula sa bakod ng bahay sa kabilang paligid na malapit sa restaurant. Isang malaking aso naghahabol ng pusa at biglang tumanon. Habang malapit na tahol, tumatahol. Nagulat ang kabayo, malumas sa aso at pusa at biglang lalapa. Tumama sa pulang kadilang ang kaliwang poste na kalesa at ang dulo mas nanagawang pinaigim na kanso ay sumisira sa koronyo at pintura samantalang ang nakausling bakal sa bumungan ng kalesa ay tumama sa bintana kaya nabasag ang salali. Okay, next, magbigay ng number. 1. Okay, Ella, ikaw. Saan mo nag-start? Nalimungatan? Opo. Nalimungatan ang natutunog na si Pak Idyo. Pak Idyo. Pak Idyo. Bumaba siya at tinulungang umayo ang matandang kabayo at pagkaaray tumayo na lamang doon. Nakatanga habang nililimas ang tuhod at puno ng kabayo. Nagulat sa ingay ang bangigaan, ang mga kumakain at nagiinuman at nagpapawaran sa restaurant. Biglang tumayo sila din kaslan at sumunod sa kanil. Galit na galit siya nang makita ang nasirang kronkyo at pintura ng kanyang kotse at ang nabasag na salamin. Hoy, tanga, wala ka bang mata? Tignan mo, winasak mo ang kotse ko, aaminin mo o hindi, bayaran mo ito. Sigaw ni Raden Kaslan na galit na galit. Namumutla na nga nga to ang buong katawan at nanginginig ang boses ni Pak Idyo ay walang iniwan na sa isang taong inatake ng malaria. Kung totoo'y may sakit na siya talaga, parang nakasabit na lamang ang tagpi-tagpi at maruming damit na napakapilis niyang katawan at nakalubog sa hampak niyang mga pisngi ang kanyang namumula at nanguluhang mapa. Favorite number? Number 3. Ayra ulit.
Magsasalita sana siya pero hindi lumabas sa kanila. Nakakatog na mga labi ng boses niya nang naghihingi sa tapon at paglulusa. Matuloy lamang ang mga kamay niya sa paghimas sa ulo ng kabayo. Galit na galit at nagmasdan siya nila din kaslang bago ito na nagbaling ng tingin kay Fatma na mamahalin at marangya ang ayos na patuningin ulit sa mga wasak na kotset lalo pang tuninti ang kanyang kali. Favorite number? Three? One, two, three. Eto ulit! Sige, mag-ano lang kayo. Saan ka nabi? Ipapo police? Opo. Ipapo police. Sa ulang tulog. Ipapapulis kita, ibinibar pa kita, babalaran mo lahat ang wasak na ito. Tignan mo at pagdalam na itinuro ng chorong. Romyong sa pinto ng kotse at ito. Sabay turo sa bahaling na bakbak ang pintura at ito pa at sinipa ang isang pirasong basag na salamin. Babayaran mo lahat ito. Di ko kulangin sa isa, 2,000 rupya. Inang nila din kaslan si Pagtigil na halos imatayin ng narinig ang 1,200 rupya. Pero sabit lamang at nagkabuhos din ito. Paiyak itong nagsabi na, alam ko po kung ako ang may kasalanan tuan, pero patayin naman ako, wala akong ibabayad. Pobre po ako, mabuti pang ang patayin nyo na lang ako. Patuloy ang kamay na nagsimas sa ulo ng kanyang nakailang katay. Okay, next. Juana. Pinilaan ng kabayo ang kamay ni Pagpapay. Parang sumihingi ng tawad sa kanyang pagkakasala. Nang marinig ang sinabi ni Pag-idyo, lalong nagalit si Reden Islat. Tumalikod itong walang tibo, saka bumalik sa restaurant at doon tumelepono sa pulis trabigo. Maraming nagpusyo sa kanya, patuloy si Pag-idyo sa paglima sa ulo ng kabayo at nang bumalik si Raden Kaslan at sinabi, huwag kang tatakas, tumawag ako ng kulit. Siya kasama ang kabayo ay 1,000 beses na namatay at humarap pasal na sa lahat ng apoy sa impyerno. Hanggang sa dumating ang mga kulit sa kain ng kanilang maangil ng motorsiklo. Tulad ng tulog ng mga baril na pumapatay. Nang sandaling iyan, nagbalik sa isip ng katandaan pagkakayon at tulong ng balik at ang lumulusog na mga salita. Tulisan mo siyang dahilan kung bakit katulitan sila tumatas at magkandong sa ciudad. Samantala bumalik sa kanilang mga mesa ang mga ng pangdaan ang pagkakapulis pang araw-araw.
lamang sa kanya ang ganitong pag-iayari na madali namang ayusin. Maliwanag naman kung sino ang may kasalanan. Dapat akong bayaran. Ulit ni Kretel Basta. Na marinig ito, bigyang may sarikas, magbigyaw sa bayiyak. Patayin niyo na lang ako. Sabi nito na kayo ko sa harap ng sulit. Kasi kasalito ang mga kamay. Nahirap lang ako, wala akong ipatayin. Inamin niya pagpasalanan niyo yung baka. Inamin ko, Juan, patayin niyo. Yaw na lang ako, Juan. Ako, inabayan. Nahirap lang ako. Next. Ella. Bakit mo binangga ang konsepto na parada sa gilid ng kalye? Galit na sabi ni Raden Kaslan. Nakatulog po ako na nanginginig. Natugol ng konsepto. Nakatulog? Ano ang mangyari ng konsepto? Nakatulog? Nakakainis talaga ang sagot ni Pag-Idyo. Kung matulog sa bahay ka matulog, huwag ka sa kanesa. At kung maka-aksidente ka, bakit ka natutulog ang kanyang angin? May sakit po at atuan po. Tugon ni Pag-Idyo na lalo pang naminginig. Ha? Pag-uuyan ni Raden Kasel. Nakatulog, may sakit. May sakit ka pala. Bakit lumabas ka pa sa bahay ka na lang sana? Uminom ka ng gamot, ma-accidente ka pa. Paano kung makasagasa ka ng munting bata at nakapatay again? Lalo nang nanginginig si Pag-Idyo. Sinabi niya, pero nagugutom ako, Juan, at ang aking asawa at ang mga anak ay nagugutom, Juan. Kahapon pa kami hindi kumakain, Juan, sa gift na nawala ng tigusin sila din kasal. Bago sumigaw, tinungarin anong nang sakit mo. Umiyak at nanginginig na binuksan ni Pag-Idyo ang kanyang damit at ipinakita ang kanyang likod. Hayan, Juan, tignan niyo at itulong niyo ang mga pigsa sa sinlalaki ng kamaw. Mapupula at namamaga ang pagkaraan. Itinaas niya ang kanyang sarong at ipinakita ang isang malaking pigsa sa hipa. Mapula at namamaga ang buong hita ng kakakilabot tignan. Parang naubos ang lahat ng lakas ng mata na pagkaroon nito. Nanginginig ang bawat himay-may ng kanyang katawan. Nangangatog ang kanyang ngipin at patuloy ang pagtuloy ng luka sa kanyang mga mata. Next, Juana. Nagpalipat-lipat ang tingin ng pulis sa kanya kay Raiden Kasdan at kay Padma na mukhang napakaranya. Binalingan ni Raiden Kasdan ang pulis, itinaas ang isang kamay at nagsalitang parang mawawalan ng bait. Anong gagawin mo sa ganitong kaso? Inspector, sino nang magbabayad sa akin? Sino nang may kasalanan? Sino may kasalanan ulit niya? Patuloy na nanginginig at ginikinaw si Pag-Idyo. Patuloy niyang hinihimas-himas ang ulo ng kanyang matanda at parang nakabayo. At habang hinihintay ang sagot sa tanong ni Raiden Kasdan, parang pahaba ng pahabang anino ng kutsero ng kanyang kabayo sa papalubog na araw at ang kutsero at ang kabayo ay namatay at muling nabuhay ng daang beses. Muling minura ni Raiden Kasdan si Pag-Idyo hanggang sa maisip niya sa wakas na imposible talagang mabayaran siya ng matanda at pobreng kutserong ito. Hayaan niyo na nga, sabi ni Raiden Kasdan sa pulis. Tina, inakbayan niya si Padma pabalik sa restaurant.
tuluyan na nasira ang katiyahan niya. Ang gabing iyon, ang wisit na iyon, pulong ni Rinin Katlan. Bago-bago ang konsey sa pipil lang. Tapos na? Okay, tapos na natin basahin ang kwento class. Ngayon, atin na balikan ang mga tanong at ating sagutin. Basahin muna ang mga tanong bago sumagot. Sinong gustong sumagot sa unang katanungan class? Okay, Aira? Ano ang kalagayan sa buhay ng mga asawang madat at katma? Mayaman at maraming mamahaling damit at konsep. Okay, tama. Sa pangalawa class, okay, Juana? Paano naman na iba ang kalagayan ni Pakidyo sa kanila? Ipaliwanag. Siyang mahirap na malesa lamang at mayroon pang sakit. Okay, tama. Sa pangatlong class. Remlin. Masasabi na ba ang kasalanan ni Pakidyo ang pangangalesa na ang tulog? Hindi dahil pinilit niya ang kanyang sarili upang magtrabaho para buhay ng kanyang pamilya kahit siya ay may sakit pang dinadala. Okay, sa maraming salamat, Remlin. Sa pang-apat class. Ella? Anong damdamin ang namamayani sa inyo habang binabasa mo ang akta? Bakit ganito ang naramdaman mo? Masaya at nakaka-excited dahil sa pagbasa mo, mararamdaman mo ang kwento kung gaano ito namamayani. Kaya naramdaman ko ito. Okay, tama. Sa panglimang class? Okay, Aira. Mapapatawad mo rin ba ang isang napakahira ng isang mahalaga at umahalin mo dahil o ari-ari ang bakit mahalaga ang pagpapatawad? Oo, dahil mahalaga ang pagpapatawad sa iyong kapwa sa pagtatwi mo ay ipakita kung gaano kalinis ang iyong puso at kahit ano naman ang kanyang nagawa ay kailangan mong nagpatawad sa pagtatwi nakagaan sa iyong puso. Okay, tama. Talaga namang nakinig at naunawaan yung ating binasang kwento class. Ngayon class, ay hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Magbilang ng 1 hanggang 2. 1, 2. Okay, yung number 1, dito yung group, tapos dito yung 2. Mali na kayong magsilipat class. Sino yung 1? Ma'am. Okay, dito. Number 1? Okay, dito yung 2, dito yung 1. Para... Okay, para sa unang pangkat. Ito yung unang pangkat. Dito. Ang gawain, isulat sa unang hanay ang mga salitang ikinahon mo sa akta. Ibigay ang kasing kahulugan nito at gamitin ito sa makabuluhang pangungusap pagkatapos. Sa pangalawang pangkat naman, gawan ng buod ang kwentong ating binasa kung ano ang pangyayari simula hanggang sa wakas. Ito. Naintindihan ba, class? Yes, ma'am. Okay. Anong group to? 1, 2. Tapos ito yung 1. Okay. Ngunit bago yung class, pakibasa muna ang pamantayan sa pagrado. Sino gusto magbasa? Okay, Juana. Mga batayan, nilalaman, presentasyon, mga puntos, 15. Sa ilahan ng buong husay ang paksa. Kahusay ang pagkabigkas ng bawat salita. 10. May kaunting hindi ang ilahan. May kaunting kakulangan sa pagbigkas. 5. Malayo sa pangsa. Hindi maayos ang pagkakabigkas ng salita. Okay, maraming salamat, Juana. May 10 minuto lang kayo, class, upang tapusin ang inyong mga gawain. Marinig na itong simulan, class. Magtulungan class upang mabilis na matapos ang inyong mga gawain.
madali lang ba class? Kaya niya yan. Thank you.
pag-usapan nyo kung anong i-report nyo dito ang hindi. Ena. Kung sino yung unang magbabasa mamaya, ang pangalawa. Thank you.
na? Parang yung nagkikip dito. Dahil ang unang grupo ang unang natapos, sila ang unang mag-presenta. Sinong gusto magbasa? Ma'am. Okay, dalawa na lang kayo. Ipagilakasan ng boses na sa... Salita. Ahas sa same kahulugan, writer. Pangungusap, siwan ay ahas na kaibigan. Okay, paano ba? Pakip chilling. Pakip hapon. Pakip feeling na nang dumating si tatay. Iba sa bakon. Tatay mula sa trabaho. Three. Kumikinang. Nanginginig. Nanginginig ang kanyang mata sa kanyang pagkapanalo. Alimpungatan. Nagising. Si Alexa ay naalimpungatan dahil sa kanyang nanay. Next. Magkasalikop. Magkahawa. Si Juan at Jonna ay magkasalikop ang amay. Okay, palakpakan ang unang grupo na. Bago tayo tumakas sa pangalawang grupo ka. Class, tumayo muna tayong lahat at mukhang inaantok kayo. Tumayo, class. At ilundag-lundag ang inyong mga katawan. 1, 2, 3, go! Yung mga kamay nyo. Para hindi kayo naantok dyan sa ano nyo. Sige, magbilang ng 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Five na lundag. 1, 2, 3, 4, 5. Sige. Okay, isa pa lang ang grupo class. Isa na lang, sige. Pumaparada ang pulang-pulat, bangong-bangong kadilak sa harap ng restaurant. Maraming na nakaparada kasi bumabang mula sa sakyan ang mga kasamang kakikitaan na pagka ng yaman at luha. O marangyang kumuha o order ng pagkain ng dalawa nang hindi man lang tumingin sa mga presyo ng pagkain. Samantala ang isang lumang kalesa na walang sakay at nila ng isang payat na kabayo dumaan sa harap ng restaurant. Sakay ang nakakatulong ng kotsero. Natutulong ang kotsero habang maandar ang kanyang kotse dahil sa init at ng panahon. At dahil na rin sa gutom at sapit ng kanyang nararamdaman, nagulat sa kabayo at umalis dahil sa nangangabulo na naghahabol ang aso po sa kaya't bigla itong nagapa. Tumama sa pulang kadilak ang botse at sumira sa ilang bahagi nito. Lumabas mula sa restaurant ang mag-ari ng kadilak na sira din kaslan at galit na sinisigawan ang tapot na tapot na si Pakidjo. Nagpagtawag ng pulis sila din kaslan upang ituro at napapakot at pagkakasira sa kanyang kotse ni Pakidjo. Luhang nagpaliwanag si Pakidjo sa pulis na wala talaga siyang babayad sa nasira sa piyan kaya sa huli at nagdesisyon sila din na tayaan na ito pumasok na yun. Dalang muli sa restaurant na galit na galit. Okay, maraming salamat sa pangalawang grupo. Okay, para sa unang nagpresenta class, meron silang tatlong puntos. Dahil hindi sila masyadong, hindi malinaw ang kanilang pagkakapresenta. Sa pangalawang grupo naman, meron silang 25 puntos dahil maliwanag ang kanilang pagre-report at malinis ang kanilang gawain. Palakpakan ng yung mga sarili class. Okay, ngayon class, maliwanag ba sa inyo kung ang ating tinalakay sa araw ngayon? Yes, ma'am. Okay, kung ganun class, ano ang matutunan nyo sa kwentong ating binasa? Okay, Romilin? Come on.
Okay, maraming salamat. Sino pa klase nito gusto magbahagi kung ano ang natutunan niyo sa kwentong ating binasa? Okay, Ella. Maging mabait at mahalin po ang ating katulong dahil sila po ang natin andyan sa oras na kailangan natin sila at magpapos sila ang mag-aalaga sa atin at dapat huwag natin huwag okay, tama. Talagang kayo ay nakinig at naunawaan yung ating talakayan ngayong araw, class. May katanungan pa ba, class? Wala na, ma'am. Okay, kung ganyan, class, upang lubos niyong maunawaan ang ating aralin sa araw na ito, may inanda ako ditong limang pagsusulit. Ilabas ang inyong mga papel, class, at inyong sagutin. May limang minuto lamang kayo upang tapusin class. Ngunit bago yan, pakibasa ang panuto. Sino mo magbasa? Okay, Juana. Tukoy at ilugan ang pagkahulugan ng mga salitang nakatulad ng madiin mula sa iba pang salita sa pangungusap. Sino mo walang upang dyan? Okay. Okay. Okay, isulat ang mga isulat ang mga tanong class at sagutin. May limang minuto lamang kayo para tapos. Ngunit bago yung tanong class, naintindihan niyo ba ang panuto? Yes, ma'am. Upang gusto nyo maunawaan class ay hanapin ang mga kasingkahulugan sa pangungusap ng mga salitang na salungguhitan. Ay kumpak. Kakitaan ng sagad na kahirapan hindi. Andito din sa loob ng mga katanungan ang sagot nito class. Naintindihan ba class? Okay, halimbawa na lang yung number one class. Ang salitang humpak ay kahirapan. Puyat. Payat. Ay o payat, payat. Okay, sa rumbitan natin ito ay payat. Naintindihan na ba, class? Yes, ma'am. Okay. Simulan nyo na. Naintindihan ba yung mga anong class? Malinaw ba? Pwede yung ballpen ba? Hindi. Okay. Yan o yan? Lumusog.
Number nyo na class? Number? Thank you.
number niyo na class? 4? Ipinangangalandakan. Thank you.
tapos na? Ma'am. Hindi ma'am natin sila ayaw. Number nyo na?
sa'yo ay nakalima? Five. Sinong lima? Lima muna, Ella. Lima? Four. Okay. Four? Okay, palakpakan natin sila, Ella at saka Ella class. Palakpakan natin sila. Okay, three. Ma'am. Okay, very good. Palakpakan ninyo mga sarili class. At tunay ngang naintindihan at naunawaan yung ating aralin ngayong araw. Ngunit bago yan class, narito ang inyong takdang aralin. Isulat sa inyong kwaderno class. Basahin ang Kabanata 4 ng Nolimitang Hire. At yan ang ating susunod na pag-aaralan. Okay, basahin ang Kabanata 4 ng Nolimitang Hire. Nolimitang Hire. Basahin ang Kabanata 4 ng ang Kabanata 4 ng Nolimi. Na Nolimi Tangire. Okay, yan ang ating susunod na pag-aaralan. Okay, paalam class.